aking nakaraang video ay aking sinabi na pinaplano ng Estados Unidos at Pilipinas na magkaroon ng Joint Maritime Patrol sa West Philippine Sea bilang parte ng plano upang malimitahan ang agresibong galaw ng China. At sa pagdating ni US Defense Secretary Lloyd Austin sa Maynila at pakikipagpulong kay DND Undersecretary Carlito Galvez Jr., kinumpirma ng magkabilang panig na matutuloy ang pagsama ng US forces sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Napagdesisyonan umano ng dalawang bansa na sumang-ayon dito dahil nakakabahala ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo, lalo na't lumalaki palalo ang presensya ng China Coast Guard pati na rin ang mga Chinese militia vessels sa Spratly Islands. Maliban pa dito, nag-anunsyo din ng Pentagon na mag-i-invest ito ng nasa $82 million o katumbas ng 4.4 billion pesos para sa mga bagong military facility na ilalagay sa loob ng mga base militar ng Pilipinas. Sa orihinal na plano, 5 lamang ang napagkasunduan ng magkabilang panig, ngunit dinagdagan pa ito ng 4 at naging 9 na ang itatayong military facility ng Amerika. Gagamitin umano ang mga ito upang paglagyan ng mga equipment at armas, pati na rin ang mga akomodasyon ng mga US military personnel, at gagamitin din ito ng Philippine military. Nakipagpulong din si US Defense Secretary Lloyd Austin kay Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang at sinabing suportado ng Pangulo ang kooperasyon na ito ng Pilipinas at Amerika upang pagtibayin pa ang defense partnership ng dalawang bansa. At bilang kapalit nga ng pagpayag ng Pilipinas na magtayo ng US military facility dito sa ating bansa, nangako ang Amerika na susuportahan nito ang AFP Modernization Program upang mas mapalakas pa ang kapabilidad ng ating hukbong senatahan at madepensa nito ang sarili kung kinakailangan. Hindi pa malaman kung anong klaseng suporta ito, ngunit inaasahang mas lalakihan pa ng Estados Unidos ang kanilang tulong pinansyal sa ilalim ng US Foreign Military Financing at nakadepende na rin kung donasyon o pagpapautang ito sa Pilipinas. Kasama din dito ang posibilidad na makakuha pa ng mas maraming defense equipment ang Philippine military mula sa Amerika dahil inaasahang tutulong mismo si Secretary Lloyd Austin sa pag-transfer ng mga armas mula sa US Military Industry Complex. Miyembro ng board ng Raytheon Missile and Defense si Secretary Lloyd Austin, na isa sa mga pinakamalaking defense manufacturer sa Estados Unidos, na eksperto sa paggawa ng mga precision-guided missiles at mga missile defense system. Kasalukuyan ding nakikipagkumpetensya sa ngayon ang mga US defense companies sa AFP Modernization Program laban sa mga kumpanya ng Israel at South Korea. Kabilang sa kasalukuyang ina-offer ng Amerika ay ang kanilang F-16 Block 7072 laban sa JAS 39 Gripen ng Sweden, ang M-142 HIMARS laban sa Pulse Rocket System ng Israel at Chunmoo Rocket System ng South Korea, at ang MH-60 Seahawk Anti-Submarine Helicopter laban sa AW-159 Helicopter ng United Kingdom. Kung mapili man ito ng ating hukbong sendatahan para sa proyekto, inaasahan din na tutulong ang Amerika upang makayanan ito bilhin ang Pilipinas dahil alam naman nating may kamahalan ang US defense equipment. Samantalang sa isa pang balita, bumisita ang mga ambassador ng European Union States sa Naval Operating Base ng Philippine Navy sa Subic Bay na kung saan doon nakadaong ang malalaking warships ng Navy. Base sa impormasyon, nasa 12 ambassador ng iba't ibang European countries ang bumisita sa Philippine Navy at kumuha pa ang mga ito ng litrato kasama ang anti-submarine corvette na BRP Conrado Yap. Nagpresenta din ang Philippine Navy sa mga ambassador ng kanilang gagawing mga upgrade sa base militar, ngunit hindi pa malaman kung ano ang layunin nila sa pagbisita.